bisita raw yung anak ninyo, sir. Bumisita lang ata rito. I think that the guard just did their job faithfully, dutifully. Hindi naman ho siguro ganito, na... Ganito, sir. Yes. Ganito, ha? Twice already there. Ang daming bastos na gwardiya dyan. So, kinukomplain nyo, sir, na maraming bastos na gwardiya, sir. So, maraming bastos na gwardiya. Tama? Maraming bastos na. No, can I finish my statement? Sure. Because hindi naman pwedeng kayo lang, eh. Ganito, sir, ha? I'm sorry, I'm a friend of your brothers also. Ganito lang. Ang daming bastos na gwardiya dyan, pero hindi lang ako nagreklamo pa muna because other than being very busy, ilang beses yung gwardiya ng asosasyon dyan, hindi ko rin naintindihan, parang walang training. Sabay, kung sino man yung taong nanuntok, hindi naman ako maniniwalang manununtok yung tao kung walang rason. At kung tingin nila kung sino man yung tao, hindi kasuhan nila, huwag na natin i-trial by publicity. Diba? Ngayon pa lang, sinasabi niya na, hindi to try, hindi to politically, hindi to ganun. Ba't natin dinidefend sa yung gwardiya? Sir, there's a... Can I ask a question? Go ahead, sir. Okay. So in other words, what you're saying, the means justify the ends. It's okay na gulpihin yung tao kasi mga bastos yung gwardiya. Well, kung akong binastos, sir, many times, I don't beat up small people. Kaya nga kami mga TULFO baris, nilalapitan ng mga taong walang kaboses-boses. Ikaw nasa Kongreso. Erwin. Pero ganito, sir, ano, wala naman akong pakialam kung sinong kaibigan mo sa mga TULFO, sir. Ibang TULFO ako, si Bito. Wala rin akong pakialam, sir. Okay, ganito lang, sir, ano, ganito, sir. Ang anak ni Hu, sir, kasi ganito, let me finish, kasi pinatapos kita. So, okay lang, sir, dahil basto sa mga gwardiya, nararapat lang gulpihin ng anak mo. Hindi ko sinasabi na yung anak ko lang gulpihin. Sinasabi ko lang... In-identify Hu ng gwardiya, sir. Hindi magkaso siya kung in-identify. Eh, kaya nga, sir. Kaya nga kami lumalapit sa inyo, sir, para sabihin sa inyo, sir, ang kaso ho kasi, sir, they delay lang. I wanna see kung may accountability ho kayo sa anak ninyo. Parang pagsabihan man lang. Please don't beat up. Sino naman kayong gumagulga? Wala, eh. Tinuturo ho ng gwardiya. Guard! Okay, sandali. Guard, ito ba yung... Sandali. Sige, pakusapin mo tatay. Ito ba yung anak? Pakita mo picture. Si Kurt. Sige, sabihin mo sa tatay ngayon, kausap mo. Ito si Congressman Teves, sabihin mo. Sige. Oh, guard, tama ba yan? Okay, Jomar, yan ba si Kurt Matthew ng gulpi sa'yo? Opo, sir, yan po. Ayan, opo daw, yan. Bilang beses niya pa ulit-ulit, inuturo po. Eh kaya, and the, sir, yes, tama po yan, sir. Would you condone, or would you condone your son? It's not that I condone. I'm not saying that it's my son. All I'm saying, if you accuse people, magkaso kayo. Hindi ka naman huwis na. Hindi naman. Sinasabi ko lang, sir. Sir. Stop. We're not the ones to... Sir, ako kasi may injustice. Sir, ganito lang, sir. Pakinggan mo lang. Siguro pakinggan. You're doing injustice to my fans. No, sir. You're the one doing injustice to my fans. No, I don't think so. Kaya nga ako lumapit sa'yo, sir, bilang magulang, eh. Alam niyo, obligasyon natin bilang magulang sa mga anak. Ako, sir, may anak din po ako, sir, eh. May anak po rin ako na abogado, may anak po ako na law enforcer, may anak din po ako na criminal justice system sa US. Pero pag may problema, sir, I have to stand up as a father. I have to tell them exactly what's right from wrong. Remind them, sir, na yung power ho natin. Ang barangay kapitan daw yung anak ninyo, sir. My son is a board member, a barangay captain. He's a very good guy, he's a businessman. Yeah. Alam mo kasi... I know what your show is, eh. Diba? Your show is trying to help people out. Yes. But don't judge right away. No, I'm not judging, sir. Whoa. I think I'm going to have to stop you there. Because sinasabing tinitira, I'm bringing this to the attention, your attention. Iba yung tinitira. Sir, I'm going to have to terminate this conversation if you don't. Hey, whoa. I'm going to terminate this conversation. Putok sa buho to. O ano, Ben Tulfo? Sabi mo, walang LTAP yung anak ko. Paano pag na-prove ko na meron? Titigil ka ba sa trabaho mo? Dahil pag na-prove mo na wala,
titigil ako sa trabaho ko. Ano? Hinahamon kita. Sige nga. Magpakitaan tayo ng ebidensya. Oh, mga bashers, anong masasabi niyo ngayon? Sino nang paniniwalaan niyo? Ako si Ben Tulfo. Wow. Mga followers diyan, ano? Magfo-follow pa ba kayo diyan o ba gusto niyo lumipat? Congressman Arnie Teves. Kinig ka. Nagpapatawa ka ba o gusto mong maging kengkoy o gusto mong maging mambabatas? Watch your mouth. Mamahulog ka sa bitag. Pinagmamalaki mo, pingalandakan mo ng anak mo may LTAP, License to Possess Firearms. So ibig mo sabihin fake news yung sa PNP na nanggaling kay Colonel Noli Asuncion ng Firearms and Explosive Office Enforcement and Management Chief. So ngayon, saan ba yung center, yung central record ng mga LTAP sa Kampo Krame? Kinig ka, Congressman Kengkoy. Walang galang lang. Natatawa ako sa sinasabi mo. Iniipit mo yung anak mo malalagay sa alanganin. Pinagmamalaki mo na may barel. Nagpapatunay lamang na may dala siyang barel na tayo na sinabi ng gwardiya bumunot siya sa kanyang tagiliran at itinutok sa doon sa pobreng gwardiya. Inawat ng mga security, sinabi, tago mo yan, baka makita. So ngayon, do you wanna continue? Pangalawa, hinahamon kita, ikaw at ako, look me in the eye, dalhin mong anak mo, at dadalhin ko ang gwardiya. Imbitahin natin in full view of the media. Tingnan natin kung sino nagsasabi ng totoo. Polygraph test. Hinahamon din ng gwardiya ang anak mo at sinasabi ng gwardiya. Para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo na nanutok yung anak mo, na may baril palang anak mo, na sinasabi mo fake news ang sa PNP Firearms and Explosive Office Enforcement and Management. May gun ban ngayon. Tago mo yan, Congressman Kengkoy. Kinig ka. Ikang parang diarrhea sa bibig. Naaawa na nga ako sa anak mo. Naiipit na eh. Sa halip na you stand up to tell your son, son, don't do it again. Nagmayabang ka pa. Baka ikahihiya ka ng mga nasa kongreso. Alam mo bakit? Mahuhulog at mahuhulog ka sa bitag sa bibig mo. Sige, magsalita ka pa. Ang tanong, okay ba sa'yo? Yung anak mo, si Kurt, kasama yung gwardiya. Sa tabi ko, tabi mong anak mo. Tingnan natin kung papasa sa polygraph test. Tingnan natin kung sino nagsasabi ng totoo. Inaamin mo naman na may baril ang anak mo. So nagpapatunay na may baril. Sinasabi ng ganun, bumunot sa tagaliran, tinutok sa pobreng gwardiya. Whoa. Slow down. Mamahulog ka sa bitag. Stop being a clown. Now, shut the F up. Pero in spite of that, tinira pa rin nila Ben Tulfo. Ano ba talagang balak ng mga to? Pang-aapak na lang parati sa ating mga Bisaya at probinsyano. Kung matapang ka talaga, Ben, magharap tayo. Bakit nang iimbita ka na pumunta sa studio mo? Sino ka ba? First, you're not part of the justice system of the Philippines. Wala kang otoridad magpatawag. Hindi ka husgado. Sino ka? Ginagamit ko lang yung tao, yung mga ganitong kaso, para kumita. Papabutin yung bata, anak ko doon, polygraph. O ganito, Ben. Kung talagang matapang ka, magkita tayo. Tayong dalawa, tatay sa tatay, sabi mo, lalaki sa lalaki. Gusto pa, doon tayo sa battle of the YouTuber. Alam mo, buti pa yung bata kong anak. Bata pa, issue pa lang nag-resign na. Yung iba dyan,
proven ka na fake news doon sa LTAP, nagkatrabaho ka pa rin. Di ba, hinamon kita na tumigil ka sa trabaho mo. E, ano ngayon? Papasa mo sa pulis? Ikaw naman yung nagkalat ng fake news. Ah. Ngayon, isa pa. Dami pa dyan ibang politiko, nagnakaw na, kapito ko pa sa pwesto. Again, everybody remember this. Resignation is the highest form of statesmanship. Yun yung ginawa ng anak. Nagkamali siya, humingi siya ng patawad, nag-resign siya. Congressman Arnie Teves, nakikita ako na sa iyo na napipikong ka. Magagalit ka ng husto. Pwes, hindi na kita gagalitin pa, baka mapikon ka. Yung mga hamon mo, kakaring baboy para sa akin. Una, ang bitag, tagapagpanggol ng mga inape, pero kaya namin lumaban ng sabayan. Ang ayaw namin ipakita sa publiko, yung pagdedepensa namin sa sarili namin magiging violente. Hindi namin stilong sa kasama ng advokasya namin ng violente or violence. May pattern ka, lahat hinahamon mo ng suntukan. Hindi kasi niseryoso, tulad sa kongreso. Kay babae, pinapatulan mo. Kapwa mo kongresista, pinapatulan mo, dinuduro mo. Kung sino-sino. Kala mo ba maduduro mo ako? Pakialam ko kung may helicopter ka, may aeroplano ka, SUV, bulletproof. Sa totoong mundong labanan, di sinasabi yan. Ako magsasabi sa'yo, ang hamon ko sa'yo una, kung talaga nagsasabi ng totoong anak mo na wala siyang barel doon sa LTAP, napikong ka ng gusto, pinarsonal mo, hinahamon mo ako, Wes, ang hamon ko sa'yo, simple lang, ipapoligraph test natin, yung gwardiya tsaka anak mo. Pakita natin sa media kung sino kasi sasabi ng totoo, si sinungaling o hindi. Pangalawa, sarili ko mag-undergo ako ng drug test. Kasama ka at yung gwardiya at yung anak mo. Para makita natin yung estado ng pag-iisip. Ako, estado ko, estado mo. At yung gwardiya o yung anak mo. Ngayon, para sa akin, ang taong naghahamon dahil napipikon, nauubusan na ng kanyang laman sa utak. Bayag na lang ipinakikita. Maraming ganyan sa tondo. Maraming ganyan sa mga lugar na kung saan. Na kung minsan, hindi na nag-iisip. Sa sobrang galit at poot, nawawala na sa sarili. Kung pag-uusapan ang hamon, ayaw ko akong makulong eh. Hindi ko trabahong patunayan lamang na ako lalaki. Ang kapalit naman yan, baka hahantong ako sa likod ng matatabang rehas. Ayoko. Hindi ko pinagmamalaking boxing. Maruming martial arts ko. Itatago ko to. Hindi ko pwedeng pagmalaki yan. Hindi ko pagmamalaki yung mga alam ko. Quick finish. Hindi ko stili mga pa-YouTuber na mga laro na ganyan. Dahil ako, kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Saan namang sitwasyon, mapanganib, totoo, or mag-aakpang panganib, nakahanda ako. Hindi ako maghahamon sa iyo, pero nagpapagitan ako ng mensahe, kasimple. Kung hahamunin kita doon sa parting dalawa, polygraph test sa gwardiya at anak mo, and then drug test sa iyo tsaka ako, at saka yung anak mo, at saka ang gwardiya. Doon lang yon para malaman ng publiko. Kung usapan ay bruskuhan, mas marami ako dyan eh. Di ko pinagmamalaki yung mga alam ko. Tatago ko yan. Subok na. Nanggaling na ako dyan. Di ko kinararangal. Pero kung talagang aabot sa punto, kahit sino, pag sinubukan tangka sa buhay ko o magka-inkwentro sa lansangan na inumpisahan nila, tatapusin ko. Di ako maghahamon. Patutunayan ko lang. Simple lang naman eh. Sabi ko nga sa'yo, pag nakita tayo sa lansangan, magkakamayan tayo or, well, mag-iisnaban na lang tayo.
Huwag lang mapunta doon sa puntong baka. Mag-clash tayo. Iiwas ako kung iiwas, pero ide-depensa kong sarili ko. There can only be one. The last man standing, alam mo na kung sino yun. Yung hindi naghahamon, ipapakita lang, ide-depensa yung sarili. Ikaw, kung papasa ko sa Kongreso, dapat sa iyo, isubmit, isubject sa Ethics Committee ng Kongreso. Ako kasi ayaw kong sabihin ng mga media, barumbado to si Ben Tulfo. Oo, barumbado ako eh. Oo, maangas ako eh. Pero kung tapang ang pag-uusapan, marami ako niyan. Hindi sa salita. Dito. Hindi ko gagamitin sa iyan, pero subukan mo. Subukan mo lang. Subukan mo sa labas. Di ako mag-ahamon sa iyo dahil ayokong makulong eh. Ayokong akong pumunta ng kulungan. Di ako nag-ahamon sa iyo, pero sinasabi ko lang, statement of facts. Hindi ako storyteller. Ganun ako simple. Walang personalan. Public service, trabaho lang. Ang pikon, italo. Ciao.